O ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya ang Mesiyas." Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam namin o alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda pong pagnilayan at bigyan ng pansin ang narinig nating pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang pagbasang ito ay nagpapahayag ng kaisipan ng isang makasalanan. Ang kaisipan ng isang makasalanan na nakikita ang kanyang mga kasalanan dahil sa mga taong gumagawa ng matuwid. Nakikita ng isang makasalanan ang kanyang pagiging makasalanan dahil sa mga mabubuting bagay na ginagawa ng mga taong matuwid ang pamumuhay. At dahil doon, ayon sa kanyang kaisipan, ang gusto niya ay mawala ang mga mabubuting ito upang hindi ma-highlight ang kanyang kasamaan. Ang gusto niya ay tanggalin ang mga mabubuting ito upang hindi masyado mahalata ang kanyang kasamaan. Magandang tingnan at pagnilayan kung nasa saan tayo roon. Nasa saang grupo tayo? Tayo ba yung mga tao na nakapagpapahighlight ng kasamaan ng iba dahil sa ating kabutihan? O tayo yung nahahighlight sa ating kasamaan sapagkat may mga taong nakapalibot sa ating mabuti? Nasa saang grupo tayo? Sapagkat ang panawagan ng Diyos sa atin ay patuloy na maging saksi niya sa mga taong nakapalibot sa atin. Ang panawagan sa atin ng Diyos
ay patuloy na maging mabuti at tagapag-anyaya sa iba patungo sa kabutihan. Yun yung hamon sa atin ng Diyos. Pero ano nga ba ang nangyayari? Ano nga ba ang ginagawa natin? Nasaan nga ba tayong parte? Tayo nga ba'y nandoon sa mga saksi ng Diyos na patuloy na gumagawa ng mabuti at ng tama kahit na ang ating buhay ay pinagbabalakan, kahit na tayo ay inaalimura ng mga masasama dahil nga ang kanilang pagiging makasalanan o masama ay mas na lumilitaw dahil sa ating kabutihan. Kung tayo nasa parte na ng kabutihan at nakapagpapahayag at nagpapatingkad ng kasalanan ng iba, sana'y manatili tayong nakakapit sa Diyos at maging matibay na saksi ng Diyos sa mga taong ito. Subalit, kung tayo naman ay nasa side ng mga nangingibabaw ang kasalanan, lumulutang ang kasamaan, lumulutang ang kasalanan dahil sa mga taong nakapalibot, baka ito yung imbitasyon sa atin para tayo ay magbagong buhay. Baka ito yung imbitasyon sa atin ng Diyos, ito yung biyaya ng Diyos sa atin para baguhin ang ating buhay, para sumunod sa Kanya, para maging saksi ng Diyos, saksi din ng Diyos sa iba. Maganda pong tingnan, nasaan tayo? Gayun din, magandang tingnan at pagnilayan ang mga salita mula sa Ebanghelyo. Ang tanong ni Jesus dito, ako ba'y talagang kilala ninyo? Sapagkat sinasabi ng mga Hudyo, ang pagdating ng Mesiyas ay hindi alam kung saan manggagaling at hindi natin nakikilala kung sino ito. Kaya parang sa kanilang salita ay pinatutunayan nila na si Jesus ay hindi ang Mesiyas. Pero ang tanong ni Jesus ay, kilala nga ba ninyo ako? Talaga bang kilala ninyo ako? At siguro itong tanong na ito ni Jesus, ang magandang laging maging tanong natin sa ating sarili. Kilala nga ba natin si Jesus na sinasaksihan natin? Kilala nga ba natin si Jesus na siyang pinaninindigan natin? Kilala nga ba natin si Jesus na siyang pinaniniwalaan natin? Kilala nga ba natin siya? At hanggang saan ang pagkakakilala natin sa Kanya? Magandang siyasatin at ang sarili at tingnan at sagutin ang tanong na ito. Kilala nga ba natin si Jesus? Tunay nga ba natin siyang kilala? Ang pagkakakilala ko nga ba sa Kanya ay magpwedeng maging dahilan upang siya'y aking panindigan hanggang sa katapusan ng aking buhay? Ang pananampalataya ko nga ba sa Kanya ay pwedeng magdala sa akin hanggang sa kaganapan ng aking buhay? Kilala nga ba natin si Jesus at hanggang saan ang ating pagkakakilala sa Kanya?